billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tagapanood, tagapakinig, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Insyaallah, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol doon sa pangyayari kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay atasan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kukunin, kanyang ipahayag na ang ng Islam. Dalang is ang katuruan ng Islam na una ay nanatili sa tatlong taon. Tatlong taon sikreto. Sikreto silang nagtuturuan yung mga naniwala sa kanya. Ngayon, siya ngayon ay inatasan ng Allah na ipahayag ang katuruan ng Islam. Kaya ang unang ginawa niya ay umakyat siya sa sapa. Yung mga nakapag-hajj na, alam ninyo kung saan ang sapa. Sapa wal Marwa. Doon sa Maka. Pagkaakit na doon sa sapa, ay inipon niya, tinawag niya yung mga tao. Tinawag niya yung kanyang mga, yung mga tao kasama ng kanyang mga kamag-anak. At nang sila ay nandoon na, sabi niya, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na yun na naipon, sabi niya, meron akong sasabihin sa inyo. Kayo ba ay maniniwala sa akin? Sa aking sasabihin? Sabi ng sabi ng mga tao na nandoon na nakaipon na natipon, nakaipon-ipon sila. Oo naman. Kilala ka namin bilang taong walang kasinungalingan. Kami ay naniniwala sa iyo palagi dahil kilalang kilala ka namin bilang isang matapat na tao. At yun na nga, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ko kayo ay kinakausap ngayon dahil nais kong ipahayag sa inyo. Nais kong sabihin sa inyo na ako ay Rasulullah. Ako ay sugo ng Allah ilaykum sarkano sa inyo. Ako ay sugo ng Allah sa inyo. Sa inyong lahat, ako ay sugo ng Allah para sa inyo. Para aking sabihin sa inyo na walang dapat sambahin maliban sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Kaya aking sinasabi sa inyo ngayon na huwag na kayong sumamba sa mga idols dahil yan ay ipinagbabawal na, yan ay malaking kasalanan bagat pag inyong ginawang muli, dahil ang dapat sambahin ay nag-iisang si Allah subhanahu wa ta'ala. At nais kong ipaalam sa lahat na lahat tayo ay mamamatay rin. Ako at kayo, tayong lahat ay mamamatay. Upang doon sa kabilang buhay, tayong lahat ay pagtatanungin tungkol sa ating mga ginagawa. Pag ang ating nagawa habang tayo dito sa mundo ay maganda, tayo ay kanyang papapasukin sa Jannah o sa paraiso. At pag ang ating ginagawa ay hindi mabuti, kabilang doon yung pagsamba sa mga idol, tayo ay kanyang papapasukin sa impyerno. Ang iba sa mga
nandoon ay natahimik at parang agad nilang natanggap ang sinabi ni Prophet Muhammad. Maliban sa kanyang tiyuhin na si Abu Lahab. Dahil siya ay galit na galit. Sabi niya, "Ya Muhammad, sinusumpa ka. Ito palang dahilan ng pagtipon mo sa amin upang ipaiwan mo sa amin ang amin ng masaya na sanayang sambahin na amin pang namana sa ating kanununuan. Hindi namin magagawa yan. Sumpain ka, Muhammad." So galit na galit nga si Abu Lahab na tiyuhin mismo ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At doon na nga ang dahilan na kung bakit yung Sura Lahab, yung Sura Al-Masad, Sura Al-Masad ay na-reveal kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Yun na yung surat Masad na sinasabi ko. Kung saan ang ibig sabihin, maglalaho ang mga kamay ni Abu Lahab. Maglalaho ang mga kamay ni Abu Lahab at talagang maglalaho siya. Kailanman ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak ay hindi niya papakapakikinabangan ng gusto. Walang pasubali, siya ay sisilaban, siya ay susunugin doon sa apoy impyerno. Kasama ang kanyang asawa, na palaging nagdadala ng mga kahoy na panggatong. Dahil itong asawa niya, palaging sa tuwing dumadaan ang Prophet Muhammad, gumagawa siya ng mga sagabal habang pumupunta si Muhammad sa kanyang pinupuntahan. Figidiha hablun mim masad. At sa kanyang liig, sa liig ng kanyang asawa, bilang parusa, ay nakapulopot ang lubid sa kanyang liig. Ang ibig sabihin, tatalian, pupulaputan ng lubid ang liig ng kanyang asawa bilang kaparusahan sa kanya doon sa kabilang buhay. So yun, so yun ang naging bilang panglakas, bilang pandagdag sa loob, lakas loob ng Prophet Muhammad na ipinagkaloob ng Allah ang sura na yon para sa ganun malaman ni Muhammad ang kaparusahan na kalaan doon kay kanino sa kaniyang uncle na si Abu Lahab. Dahil sa nangyari na yon, ang iba ay tumalima. Ang iba sa mga Quraysh ay tumalima sa anyaya ng Prophet Muhammad. Subalit ang iba ay napalitan. Kung ano yung pagmamahal nila kay Muhammad, napalitan ng pagkamuhi. Hindi na nila ngayon na nagugustuhan si Muhammad. Lumayo sila doon sa kanya. Napalitan ng pagkagalit yung pagmamahal nila kay Muhammad na dati nilang ginagawa. At ang paniniwala nila na siya ay taong makatotohanan, walang sinasabing kasinungalingan, ang naging kapalit naman ngayon ang sinasabi ng mga iba sa kanila na hindi tumalima at hindi naniwala
Yan si Muhammad ay isang taong sinungaling. Ang iba naman sa kanila ay ginawa nilang parang katawa-tawa. Sabi nila, ano bang si Muhammad na yan? Naging katawa-tawa ang kanyang pag-ugali. Ano ba yan pinagsasabi niya sa atin? So yun ang nangyari kay Muhammad nang ipahayag na niya pagkaraan ng 3 taon nang ipahayag na niya ang katuruan, ang kautusan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, anong ginawa ng ibang Quraysh? Pumunta sila sa kanyang tiyuhin. Pumunta sila kay sino yung tiyuhin niya na nag-aalaga sa kanya? Si Abu Talib. Pumunta sila kay Abu Talib. At sinabi nila doon, sabihan mo ang pamangkin mo na tigilan na. Tigilan niya ang kanyang ginagawa. Dahil hindi namin nagugustuhan yan. Hindi namin nagugustuhan ang kanyang ginawa. At ano ang sinagot sa kanila ng kanyang uncle? Ang kanyang uncle na si Abu Talib, siya ay hindi ko kayang sabihan, utusan ng ganyan. Dahil kahit na hindi pa ako naniniwala sa kanyang sinasabi, ay kakausapin ko rin siya, pero alam kong hindi niya iyan iiwanan. Nang kaya nga nang kausapin ng kanyang uncle, ang kanyang uncle na si Abu Talib, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa kahilingan ng mga ibang Quraysh na itigil ng kanyang ginagawa. Yung ginagawa niya na ipinag-utos niya na iwanan ang pagsamba sa mga idol at ang tanging sasambahin ay nag-iisang si Allah, ang ginawa, ang sagot sa kanila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, uncle, hinding hindi ko po ito may iwanan dahil ito ay kautusan sa akin ng Poong May Kapal, ang lumikha na matagal ko nang inaasam na makilala na siya ay walang ibang lumikha kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, patuloy ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ginagawa kasama ng mga ibang naniwala sa kanya, sa mga kababaihan ay ang kanyang asawa, kasama siya na sa pagpapahayag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa ginawa nilang yun, maraming mga pagsubok ang naranasan ng mga taong naniwala kay Prophet Muhammad. Ang iba, kapag nalaman ng Quraysh na ang mga ito ay naniwala kay Muhammad, kanilang binibilanggo, kanilang pinaparusahan, kanilang hindi binibigyan ng makakain. Lahat ng mga masasakit na kaparusahan ay kanilang ipinagkakaloob sa mga taong naniniwala sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil doon, patuloy si Khadija sa pagbibigay ng lakas ng loob kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakasan mo pa ang iyong loob dahil yan ay mga pagsubok yan sa iyo. Ipagpatuloy natin ang ating ginagawang pagpapaiwan sa pagsamba diyan sa mga rebolto na yan, sa mga idol na yan, at ang taang dapat sambahin ay ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli silang pumunta. Yung mga hindi naniwala ay muling pumunta. Pumunta sila muli sa uncle, sa tiyuhin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pangalawang pagkakataon ay muli silang pumunta doon. At sinabi nila, ngayon ay
sinasabi namin sa'yo, sa utusan mo, ang iyong pamangkin na kanyang iwanan, kanyang tigilan, ang kanyang ginagawa, ang kanyang paglapastangan sa aming mga sinasamba dahil maaaring may magawa kaming hindi ka nais-nais sa iyong pamangkin. At nang makaalis na yung pumunta sa kanila, kaya sa kanyang uncle, sinabi, kinausap siya ng kanyang uncle na si Abu Talib. At ano ang sinagot sa kanya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uncle, sumusumpa ako na kahit na ako magiging dahilan ng aking kamatayan, kailanman ay hindi ko iiwanan itong kautusan ng Allah sa akin. At meron ding, dahil doon, mayroong aya na naipagkaloob kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabing, Alif Lam Mim, akasiban nasu an yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Kung saan ang ibig sabihin, kailanman inaasahan ba ng mga tao na sila ay pabababayaan na pagkatapos nang sabihin nila na kami naniniwala at hindi sila susubukan? So ang ibig sabihin nun, sa pamamagitan ng aya nun, ang ibig sabihin nun, kayo, walang partos, yung nagsabi at yung tumalima sa iyong paanyaya na paniwalaan ng nag-iisang Allah, walang partos, sila ay pagkakaroon looban rin ng pagsubok. At yan ang ating aalamin, inshallah, sa susunod natin talakayan. Ano ang susunod na mangyayari ngayon sa mga naniwala kay Prophet Muhammad at ano rin ang mangyayari sa pag-aanyaya niya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ano rin ang gagawin ni Khadija bilang suportang maigpit ng Prophet Muhammad. Di hanggang dito na lamang muli at kami ay muling magpapaalam sa inyong lahat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.